Hello! Kukuha tayo ngayon ng item. Kikitain ko ang aking pare ko ay. Sandali lang. Aywa! Ito na yung kumpare ko! Meron kaming transaction ngayon! Hello! Hi! Hi, vloggers! Ganun mo yan? Kasama na kami. Hello ni po. Aking pare ko, Paps Nok. Ay, hindi yata. Ay, hindi. Ang dami yung sapatos. Siya po ay namakyaw. Kasi po, mali yung size. Mali dapat, yung size. Sa'yo ba yan? Size 9, oo. Personal pair. Dapat size 8.5. Oo. Ikaw kasi eh. Ito na pero po. Anyway, laki pa rin kasi napunta sa akin. Ay! Hindi pala sa akin. Sa pari niya. Sa pari niya! Congrats, K-Pops Ian. Wala ka bang sa-shoutout dyan? Ah, shoutout kina Bogs at saka kay Kuya Caloy. Yun. The best. Yung grupo natin, hindi mo pa i-shoutout. PSSA po, hello sa lahat ng PSSA. Yes. Yung mga members dyan na hindi pa nagsusubscribe. Subscribe na kayo, aba. Aba naman. Magpaparapol daw siya. Ha? Oo, magpaparapol ako, pero sponsor niya. Yes. Libre daw to, walang bayad. Unbox ko to mamaya. Okay, see you later. Thank you, Paps Nok. Oh, yung mga katamiya mo dyan. Binabati ko yung mga taga-Pinas. Yung mga taga-Pinas? Ay, Paldo. Love you. Hoy, inaanok. May YouTube ka ba? sige na. See you later. So, ayun na nga. Happy Chinese New Year, everyone. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Kasi ang daming ganap eh. Kaya, ayun. Dahil Chinese New Year ngayon, at Year of the Rat, at mahilig yung rat sa cheese, di ba? Mag-unbox tayo ng bread. Bakit bread? Eh kasi yung cheese pinapalaman sa bread. So ito na nga. I-unbox natin ang Remastered J11 bread na ang original release ay nung last 1996. Kakagraduate ko lang ng high school noon. Tapos lumabas yung retro 2001, 2008, tsaka nung 2012. Pero itong labas ngayon, nung last December 14, 2019, eh ginayang-ginaya dun sa 1996 na nilabas. Kaya namang, tignan natin siya ngayon. Ito yung box una. Ito yung box. Yan. Hindi siya yung typical na black box ng mga Jordan 11. Gaya nun. Ganito. Yung original siya na ganyan. Nike. Meron siyang card. Ayan. Ganda. At yung parang black bag na plastic. Ayan. Tignan na natin siya. Ganda-ganda niya. Na siya. Charan! Ganda niya, di ba? Wala naman siyang pinagkaiba doon sa mga naunang na-release. Nung 2001, 2008, tsaka nung 2012. Maliban sa dito. Na pinag-usapan ang kanyang pagiging totoo. Actually, nagduda nga rin ako noon eh. Kaya nag-check ako. Nag-check ako sa aking reliable source. Siyempre sa net. Sa sneakernews.com. At nakita ko sa picture niya na siya lang ang may ganito. Yung pinagupitan sa pattern siguro yan.
tawag dyan. Hindi ko alam. Dunggot. Ayan. So, authentic siya. Dahil yung pinagkuhanan ko nito, eh talaga naman, authentic. Shout out ulit, paring Nok. At kanila, Paps Bogs. At eto pa. Dahil ginayang-ginaya siya dun sa 1996, na unang-unang release, yung kanyang shoelace, yung usual, sa gitna, meron siyang white. Pero ito lahat talaga, all black. Yan. Yan yung pinagkaiba niya dun sa mga ibang release. Tapos, yung sole niya, ganito pa rin naman. Ganyan. Yung kanyang carbon fiber, yung rubber sole. Napakaganda. At eto pa. Buksan na natin. Para makita natin yung loob at yung kakaiba, yung kanyang difference dun sa previous releases. Previous retro. So, ito yung kanyang panloob. Yeah. Yung panloob niya. Hindi jump man yung nasa loob niya. Kundi, yaan. Nike Air. Swoosh. With swoosh. Yan siya. So, talagang gayang-gaya siya dun sa 1996 na first release ng J11 Bred. Napakaganda niya, diba? Ayan. Actually, hindi to sa akin. Sa asawa ko na naman to. Kasi meron na akong ganito. Meron na akong ganito. Pero hindi yung high. Kung hindi yung low lang siya. Kalimutan ko nung... Ah. Meron akong ganito. Yung gamma blue. Ganda niya, diba? Balik na natin yung red. Ganun. Galing-galing. Hindi ko siya mabalik. Masira. Mahal-mahal pa naman. Yan, nabalik na. Ganda niya. Oh, ayan na. Paps RJ Rodriguez ng Quezao. Ito na. Nag-unbox na ako ng J11 Bred. Karagdagang info, yung shiny patent leather niya, medyo mas makapal siya dun sa mga naunang na-release. Yan. Ang gilid niya na yan. Pero ganun din naman. Mas makapal lang siyang konti. So, ayun na nga. Pero sa totoo, actually, sa online dapat ako bumili nun eh. Itong J11. Kumuha ako ng size 8.5 tsaka yung size 32 para sa anak kong lalaki. E di umokay na. Ang problema, after few days or after 1 week yata, bigla ako nakareceive ng email na kinancel. Kaya yon yung mag-ama ko, nalungkot sila kasi nga, ina-expect na nila na magkakaroon sila ng J11 Bred. Pero mabuti na lang, merong anghel na bumaba sa lupa. Nakita ko, nag-post sa group namin, sa PSSA group, na meron nga siyang personal pair at sakto rin naman, size 9, yung size talaga ni Ian, nakuha ko. 8.5 nga, pinapatulan ko na eh. Magmamanipis na lang daw siya na medyas eh. Magkaroon lang siya ng Bred. Buti na lang talaga. So, sa susunod naman,
titignan natin kung ano na ang itsura ng J11 Legend Blue or yung tinatawag nila na Columbia. Yun ang ating next na i-unbox kasi nung binili namin siya nung 2014 or 16, nakalimutan ko na kung kailan, anong year, hindi pa siya umuwi ng Pilipinas at hindi pa rin siya nagagamit kasi nandito pa rin siya. Yung asawa ko nakauwi na. Ito yun. Ito siya. Ay, may alikabok. Ayan. So, hintayin nyo yung susunod ko na unboxing. Tignan natin kung nag-iba siya, kung nanilaw ba siya, kung lumutong ba siya, o ano. Ayun. So, until my next unboxing. See ya!